Ngayon sa pelikulang ito ay malalaman natin kung paano nabubuhay ang isang pamilya nang hindi nagbibigay ng kahit anong ingay sa paligid. At ang pangalan ng pelikulang ito ay A Quiet Place, ipinalabas ito noong 2018. Sa ika-89 na araw, may isang pamilya ang maingat na kumukuha ng pagkain at gamot nila sa isang grocery store. Sila ay si Lee, Evelyn, Marcus, Bo, at si Regan na may problema sa pandinig. Kumuha ng gamot si Evelyn para ipainom sa anak niyang si Marcus. Nakakita naman ng laruan si Bo. Maingat na kinuha ni Lee ang laruan at tinanggal ang baterya. Pinaliwanag niya na magbibigay ito ng malakas na ingay. Dahil bawal mag-ingay, ang pag-uusap nila ay sa pamamagitan ng sign language. Pagkaalis ng magulang nila, binigay naman ulit ni Regan ang laruan sa batang kapatid. Ang lahat ay nakapaa dahil ito ang pinakatahimik na paraan sa kanilang paglalakad. Pero pagdating nila sa tulay, narinig nila na may laruan na tumunog, at ito ay hawak-hawak ni Bo. Tumakbo ng mabilis si Lee ngunit hindi niya ito nailigtas mula sa halimaw. Hindi pa malinaw kung anong halimaw ito at paano ito nagsimula. Pero ito ang lugar kung saan kailangan nilang kumilos ng hindi maingay. Dahil aatakihin sila ng mga halimaw na may matitibay na mga balat at may malakas na pandinig. Kaya kung mapapansin natin, ang mga chichiria lang naiwan dahil hindi nila pwedeng kunin ito dahil maingay ang balat nito. Sa ika-472 na araw, sinisisi pa rin ni Regan ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at patuloy pa rin na naghahanap si Lee ng radyo na makakarinig sa kanila para humingi ng tulong. Pagkatapos kumain ng pamilya, naglaro naman si Regan at Marcus. Hindi naman sinasadyang masagi ni Marcus ang lampara dahilan para magbigay ng ingay. At ligtas naman sila sa nangyari. Si Lee ay gumagawa ng hearing aid at patuloy na umaasa na mabigyan niya ng paraan si Regan na makarinig. Si Evelyn ay nasa huling buwan na ng pagbubuntis. Gustong ipasuot ni Lee ang hearing aid kay Regan. Ngunit ayaw nang umasa ni Regan na siya ay makakarinig pa. Ayaw niya ito isuot pero binigay pa rin ni Lee sa kanya ang hearing aid. Gustong isama ni Lee si Marcus sa ilog, ngunit ito ay natatakot. Gusto namang sumama ni Regan, pero sinabi ni Lee na mas kailangan niyang bantayan at protektahan ang kanyang ina. Simula nang namatay ang bunso sa pamilya, naging malayo ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ayaw sisihin ni Lee si Regan, pero ramdam ni Regan sa mga kilos niya na lumayo ang loob ng kanyang ama dahil sa nangyari. Dahil sa galit ni Regan, umuwi ito ng bahay at kinuha niya ang hearing aid na ginawa ni Lee. Ngunit bigo pa rin si Lee dahil kahit pinataas nito ang frequency ng hearing aid ay hindi pa rin siya makarinig. Pumunta ang dalawa sa ilog kung saan may malakas na agos ng tubig, at dito tinuruan ni Lee si Marcus na pwede siyang magsalita basta may malakas na tunog sa kanyang paligid. Dito sinabi ni Marcus na sinisisi ni Regan ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at kailangang ipakita ni Lee na mahal niya si Regan, dahil nararamdaman ni Regan na sinisisi niya ito. Pumunta si Regan sa lugar kung saan namatay si Bo, at mapapansin natin na ang lahat ng kanilang dinadaanan ay may buhangin. Dahil ito ang magbibigay ng pinakatahimik na tunog kapag sila ay naglakad gamit ang paa. Tinanggal niya ang wire ng laruan at ito ay pinailaw niya. Sa kanilang pag-uwi, nakakita sila ng patay na babae at nakita nila ang asawa nito na nagluluksa. Ngunit ito ay sumigaw ng malakas dahilan para pati siya ay patayin ng halimaw. Malapit ng manganak si Evelyn at sa kanyang pagbaba, nakaapak ito ng pako, dahilan para mabitawan ang kanyang hawak, at dito ay pinuntahan siya ng halimaw. Binuksan niya ang mga pulang ilaw sa labas, bilang senyales na may halimaw sa kanilang lugar, at dito inutusan ni Lee si Marcus na magpaputok sa malayo para maligtas nila ang kanyang ina. Kailangang tiisin ni Evelyn ang sakit dahil malapit lang sa kanya ang halimaw. Nakatakas naman si Evelyn dito at pumunta ito sa bathtub. Dito ay malapit na siyang manganak. Pagsabog ng paputok, sakto naman ang pagsigaw ni Evelyn. At nailigtas naman nila si Evelyn kasama ang bagong panganak na sanggol. Dinala ni Lee ang dalawa sa ilalim ng bahay kung saan hindi rinig ang mga ingay sa labas. Pagkagising ni Evelyn, hinanap niya si Regan at Marcus at sinabi kay Lee na kailangan niyang iligtas ang dalawa dahil hindi niya mapapatawad ang sarili niya pag may nangyaring masama sa mga ito. Sa bukid, habang nasa likod ni Evelyn ang halimaw, ito ay parang nabibingi gamit ang suot ni Evelyn na hearing aid. At hindi siya inatake nito. Sinundan ni Evelyn ang ilaw at nakita niya ang kanyang kapatid. Hindi nila napansin ang nasirang tubo dahilan para magkaroon ng baha sa ilalim ng bahay. Nagising si Evelyn at nakita nito ang halimaw sa harap niya.
Kinuha niya ang sanggol at ang dalawa ay nagtago sa gilid. Nahulog si Marcus sa silo dahilan para puntahan sila ng halimaw. Paglapit ng halimaw, agad silang nagtago sa bakal na pintuan at gumana uli ang mataas na frequency sa hearing aid ni Regan. At lumayo sa kanila ang halimaw. Nagkita naman ang tatlo ngunit nasundan sila ng halimaw. Inatake ng halimaw si Lee at sumigaw si Marcus dahilan para sila naman ang atakihin ng halimaw. Walang magawa si Lee, sinabi niya na hindi nawala ang pagmamahal niya kay Regan, at sumigaw ito ng malakas. Inatake ito ng halimaw dahilan para siya ay mamatay. Ang dalawa ay nakauwi sa kanilang bahay at silang tatlo ay pumunta sa basement. Nakita ni Regan ang lahat ng ginawa ni Lee na hearing aid para sa kanya. Dito ay naramdaman niya ang hindi masabing pagmamahal ni Lee sa kanya. May halimaw na nakapasok sa basement at nakita ni Regan ang nakasulat sa pader. Napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi sila inatake nito ay ang hearing aid na ginawa ng kanyang ama. Binuksan niya ito at nahirapan ang halimaw. Bumubuka ang matibay na balat nito sa mukha, at tinapat niya ang hearing aid sa microphone para lalong mahirapan ang halimaw. At pagkakita ni Evelyn ng kahinaan nito, agad niya itong binaril. Nakita naman nila na papunta ang dalawang halimaw, ngunit handa na silang lahat para labanan ito.